Ito na nga ang ganap, mga ako-chair. Ito na ang ganap. Ito, mga ako-chair, no, ginawa natin itong video na to, hindi para intrigahin itong tao na to. Pero, para mag-ano lang ba? Para magsilbing ano ba? Parang, ayokong tawagin cautionary tale eh, pero parang ganun yung dating. parang ano, parang reminder. Ayan, o reminder sa atin lahat na mag-iingat po tayo sa mga negosyong ating pinapasok. Bakit po, mga kotsero? Because kanina, isang kilala naman natin to, no, si Lucky Manzano, no, si Luis Manzano, na anak ni Edo Manzano at ni Vilma Santos Recto. Ayan. Ngayon nasa gitna ng isang gulo. Actor Luis Manzano recently sought the help of NBI in probing an investment mess he had been dragged into concerning the Flex Fuel Petroleum Corporation, which is part of the ICM Group owned by Ildefonso Bong Medel Jr. According to the statement issued on Wednesday, Flex investors have been asking Manzano to help them recover their money from the company. So apparently, mga kutsero, may scam na naganap dito sa Flex Fuel. At nadamay si Luis Manzano dito sa issue ng Flex Fuel. Okay, kaya po natin itinapik to, no. Usually hindi tayo nagtatapik ng mga ganito. Pero kaya po natin itinapik to. Magsilbi ho sana itong babala sa atin po, no. Lalo na sa mga kaibigan nating OFWs, mga kakotseros nating OFWs, na ang inyong pong mga pinag-iipunan, pinaghihirapan diyan abroad, pag-ingatan po natin, no, at kapag tayo po ay mag-i-invest o mamumuhunan, siguruhin ho natin na tayo po ay gagawa ng ating due diligence. Ano po bang naganap, mga kutsero? Ito po kasi ang nangyari dyan. Pumutok po itong issue na to sa isang article ng Bilyonaryo. Ito na naman tayo, si Bilyonaryo ulit. Kung hindi niyo ko nakalimutan niya, si Bilyonaryo yung naglabas ng issue na si former Secretary Art Tugade ay misappropriate ng budget, no, 303 billion yata, 30 billion yata. Yung misappropriated sa NAIA. Oh, yun, sila rin ang naglabas nito, Bilyonaryo pa rin. So yan po, mga kutsero. Ito, dito ko po ito unang nakita. Okay. So ito po ang kanilang balita. Five investors filed a complaint. Ito pala, umpisahan. Actor and television host Luis Manzano is facing a complaint before the NBI after 100 persons failed to recover their investment of nearly 1 million each from Flex Fuel Corporation, where he used to sit as chairman of the board. Ayan po. Yan ang naganap. Dati ho kasing chairman of the board ng Flex Fuel itong si Luis Manzano. At nung ni-research po natin yan, medyo nagkalkal-kalkal tayo ng konti. Ito po ang Flex Fuel. Yan. Makikita nyo po na what do you call this? Ang mukha po ni Luis nasa branding ng lahat. Ayan o. Ayan si Luis. Ayan si Luis. Nandiyan siya sa lahat ng yan. O, ganyan. Own a gas station now and have a chance to do business with Mr. Luis Manzano. Manzano pa. Ayan, si Luis. Ayan o. Andiyan talaga siya. Ginagamit talaga yung pangalan niya tsaka mukha. Andiyan talaga. Okay. Ano pong ano to? Ano pong sistema nito? Actually, naging curious din ako dito sa Flex Fuel na yan. Kaya pinag-aralan ko rin ko yan nung una. Gusto ko sana talaga mag-invest dyan. Buti na lang, hindi ako tumuloy. Buti na lang talaga. Ano po itong Flex Fuel? Essentially, this is a
what do you call this? A corporation kung saan mag-aari kayo ng gas station. Gas station yan. Gas station ho talaga yan. Ngayon, ano ho mangyayari dito sa gas station na to? Kayo po ay maghahati-hati sa investment ng gas station na ito. Ayan. O, ayan. Buti na lang lumabas. Ayan. O, ito daw. O. So, bibili ka ng shares. Ang shares mo will be around dun sa amount na 990,000 pesos. You have a 5.7143% share dito po sa kumpanya. So, may co-owner ka ng Flex Fuel. Plus 10% admin fee one time. So, 990,000. So, almost 1 million nga naman. Ngayon, dito po sa complaint, mga kotsero, ang nagreklamo sa NBI ay 100 tao. 100 tao. So, essentially, ang kino-complain ngayon kay Luis is yung 100 million. And Jinky Santa Isabel, the complainant spokesperson, claimed there were more than 100 investors who initially invested 990,000 in Flex Fuel because of Manzano. Actually, yun ang kinukwento nila. Kaya raw sila nag-invest ay dahil active daw sa pagpo-promote si Luis. Ayan. She said she also placed money in the company because of the actor's pitch. We invested because of Luis Manzano. His message during a Zoom conference in 2020 resonated with us. We trusted in Flex Fuel because his name was attached to it. Yun. Kasi yung pangalan nga naman niya ay nandun. Actually, totoo rin po yan. Ito po, isa pong halimbawa ng video kung saan si Luis Manzano nagpo-propose. O, hindi, actually, hindi pitch. Pero this is a, kung meron doon questions, lapitan daw this certain person. Panoorin natin. Pakinggan natin to. Ka-flex natin at mga kabida natin dyan, marami nagtatanong sa akin, nag-DM sa akin kung sino bang pwedeng kausapin para sa inquiry ng Flex Fuel or sa Signature Care. Ito po si Roy. Ayan po. Medyo against the light lang po tayo ng konti, pero yan si Roy. Siya pong nag-aasikaso ng mga webinar natin. Kung may inquiry kayo regarding Flex Fuel or hindi kaya sa Signature Care, ayan. Okay, so ibig sabihin, oo, legit lahat. Okay? So mag-message lang kayo sa social media accounts namin. And, o nga pala, bye-bye. Yun. So, ganun ang naganap. Ayan. Mababasa nyo nga dito, this was 2020. Ayan, Flex Fuel, Chairman and Owner, Mr. Luis Manzano, at Lucky Manzano with his trusted business consultant for Flex Fuel in Signature Care Homes, Mr. Roy Rañada. Feel free to message and ask us about our co-ownership program, etc., etc. Tapos sinabi pa kanya sa video na legit daw yung Flex Fuel. So, ayun na nga naganap. But apparently, sabi nga, if it's too good to be true, then possibly it is. So, yun na nga. May mga nag-invest na 100 investors. And right now, walang response. Mukhang nag-ano sila eh. Mukhang gusto nilang refund. Ayan o. Failed to recover their investment. Nearly 1 million each. Grabe, laki no? 1 million. Actually, may nagtanong pa nga yan sa EFOI ng ating gobyerno. Ayan o. Freedom of Information Philippines, Securities and Exchange Commission, Flex Fuel Petroleum Corporation owner. So may nagtanong, "Hi, I would like to request information regarding Flex Fuel Petroleum Corporation and Flex Fuel Gas Station. Information in the internet shows Luis Manzano is the owner. Is he really the owner?
Do they have legal papers to invite investors to be co-owners? Okay? Ngayon, may reply, Dear Joel, 2020 yan. Actually, medyo match nga. July 27, 2020, tapos August 15, 2022. A few years later, no? Ngayon, may sumagot from, what do you call this? May sumagot galing sa EFOI. Ano pong sabi? Dear Joel, ayan. Thank you for your request dated August 13, 2022. Okay. You asked for Flex Fuel Petroleum Corporation owner. Please be informed that based on our initial checking, Flex Fuel Petroleum Corporation is registered with the commission under the SEC registration number, etc., etc., etc. However, it is not allowed to solicit investments from the public. So, ito pong kanilang sinasabi na maging co-owner, apparently, is not supposed to be done according to SEC. So, buti na lang, hindi ako nag-invest. Kundi, masakit din ang ulo ko ngayon. But, ayun na nga ang naganap. Ngayon, si Luis Manzano is asking for the help of NBI para matulungan siya na maisaayos ito. Ang sabi, in an affidavit dated December 21, 2022 up to now, there are still individuals reaching out to me for help and assistance regarding their investments in Flex Fuel. And Manzano explained that he was made the chairman of the board as one of the guarantees for my investment. Ah, okay. Bong Medel conducted the business in such a way that operational matters were kept away from me. Yun ang sinabi sa kanya. Manzano's camp also pointed out that Medel also owed the actor 66 million in investments. Ayun, biktima rin pala si Luis. Biktima rin pala. So, kaya raw siya naging chairman, kaya siya naging chairman of the board nitong Flex Fuel, ay para bilang garantiya sa kanyang 66 million. Yan. Para siguro nababantayan niya yung pera, yung takbo ng pera niya. But apparently, hindi rin siya nagtagumpay. Hindi rin daw niya alam kung ano nangyayari sa mga investments. So, ayun na nga ang nangyari. And apparently, nag-resign na siya as board chairman since November 8, 2022. A few months after, meron nag-inquire. And August 13, 2022. Kaya yan, mga akotsyero, ingat-ingat po tayo sa ating mga negosyong pinapasok, mga investments na gustong mapasok kung ayaw po natin maging katulad ni Luis Manzano. Di ba nakakawawa naman? Gusto lang magnegosyo ng mama, mukhang na-scam pa siya kasama ng 100 na naging co-owners ng Flex Fuel. Buti na lang talaga, hindi ko tinuloy yung akin. mas malaking sakit ng ulo ko. Malaki na nga sakit ng ulo ko ngayon, madadagdagan pa. Buti na lang, walang ganun. So, yun nga po, no? Kaya ho natin ginawa itong content na to, no? Bilang babala, no? Siguro, call it a cautionary tale. Call it a babala, warning. Sa mga kotsero nating OFWs, ano? Kasi, alam po natin, alam nyo, pagdating ho sa pananaw ng mga Pilipino, pag OFW ka, parang ang dami-dami mga pera, etc., etc., parang napakarangya na yung buhay, etc., etc. But alam naman po natin yung katotohanan dun. Ayan. Alam po natin yung katotohanan dun. Kaya, alam po natin na pinaghihirapan natin yung ating mga kayamanan, yung ating pera. Kaya, dapat po, doblehin po natin ang ating pag-iingat. Wala akong masamang pumasok sa mga investments. Maganda ho yan, no? Namumuhunan kayo ng mga negosyo para mga angel investor. Maganda ho yan. Maganda ho yan. Wala rin yung problema pumasok sa mga negosyo. Okay po yan, mga kakotsero. Para hindi tayo manatiling empleyado habang buhay. Pero mag-ingat na lang din po tayo, no? Siguro this should serve as a warning for all of us na mag-iingat po tayo sa ating mga nakakausap at maging mapanuri po tayo sa mga takbo ng negosyo na papasukin natin. Dahil hindi po natin alam, baka malubis man sana tayo. Diba?
nag-invest ka 66 million, no? Tapos ginawa kang chairman of the board. Ginawa ka pang fall guy. Awawa naman si Luis. So there. Yan po ang ating topic for today. Kung di mo po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button tayo dyan sa baba ng ating YouTube channel, Coach Jarrett. Meron din po tayong Facebook page. Pa-follow po tayo, Coach Jarrett Facebook page. And in the coming days, magiging active na rin po tayo dun sa ating vlog channel, Coach Jarrett Vlogs. Mga topics naman natin doon are non-politics related. You want more of this. Tulad na doon kay Luis Manzano. So, doon magla-livestream tayo, pag-uusapan natin mga current what do you call this? Mga issues, personal na mga personal development, etc., etc. So, follow nyo rin po yung akin channel. And I guess that will be it for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pag-suporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye, everyone. See all of you next time. Bye.